hindi ako makakita po, mga katao siya ngayon po, nagluluto po tayo na nilagang luto, pero Chinese style po. Hindi po gagamitin natin na ito po, luto po ito, Chinese style po. Kamatis, dalawang peraso sibuyas. Simulan na po natin ang pag-iwa. Tabi po muna natin ito. At saka po yung ito po natin. Iwain po muna natin itong sibuyas. Simulan po. Patis, bayan man. Kung gusto niyo po, toyo at kalmansi. Sabay mong alis at samahan niyo lang po ako hanggang matapos po ang ating pagluluto. Tingnan niyo lang po yung preparasyon na gagawin. Madaling-madaling lang po ito. Para lang po kayo magluluto ng nila. Tingnan lang po, may kaibigan. Kasi, come on! Tofu. Gulay po natin para malinis. Ganyan lang po. Yung kamatis. Water lang po. Pag-iwa. Ganyan din po sa sibuyas. Pareho din po. Ganyan lang po natin dito. Lasan din po natin yung sibuyas. Yan. Isa may mga dumi-dumi rin po yan. Alam niyo lang po. Ito naman pong sibuyas ng mura. Atin niyo lang po sa tiyan. Ito po. Alam niyo po. Ating chai. Pareho din po. Ito nga po, mga konting tips. Yung pong ugat na ganito, yun po itatapon. Babad niyo lang po sa konting tubig. Tapos kung meron kayong paso, pwede niyo po ito itanim at tutubo pong ulit. Kaya pag tumulo, mayroon po ulit ng pintay. At ibabad lang po natin. Ayan, ganyan lang po mga katapusa. Ibabad nyo lang po siya ng siguro isang araw, tapos kinabukasan po ito din po. Tabi po muna natin. Itong pintay, nasa sa inyo na po kung ganito laki. Pero po, patihan natin mga tuyo, test po isa. Kanyan lang. Para hindi naman po mayroon pa ina. Katapusa. Alam niyo na po siguro ibig sabihin ng katapusa. Parang kayo na po ang bahala. Ayan. Hindi sayang yung mga iba. Tapos kung Chinese tofu, mas masarap kung Chinese tofu gagamitin natin. Kasi ito kasi hindi po maasim. Hindi tulad ng bibiling local na mga tofu dito sa atin, medyo maasim po, kaya lumalasa sa sabaw. Hindi po katulad ng yung nabibili sa supermarket ng mga Chinese tofu. Hindi po siya maasim pagka inilagay sa sabaw. Pag-ambili ko po yata dito, yan, may presyo pa, 43 pesos. Hindi magpuga siya gano'ng kamahalan. Kaya,
correct. Meal cook ko na. Ganito pong bilhin natin. At tanggalin na po natin siya sa balo. Ito po. Tuugasan din po natin ito bago mahiwain. Para po malinis. Bukasan pa po natin isa para matanggal yung ano, yung katas niya. Yan, ilan po natin to ng mga pa-kwadrado. Depende po sa nasa inyo na rin po pa paano nyo pre-prepare kung gano'ng kalaki yung gusto nyo. Ang talagang ito ang size ng kalkiwa ay pa-kwadrado. Pero sa akin naman, siguro kalahati gagawin ko mga wala. Ganyan. Parang ganyan po kalalaki. Ayan po. Ito po. Ayan po natin ang lagyan. Ito naman po yung baboy na gagamitin natin. Puto po ito, yung aywan na rin po. Hindi po po ito sa malingke. Siguro may kalahating kilo ito. Okay na rin. Kasi ilan lang po kami kakain dito sa bahay. Tatlo lang po kami. Kaya sobra-sobra na rin ito. Ito natin paglandaan na maging malinis po tayo. Lalo na po ngayon na nagaano pa ng sakit na COVID-19. Sana po sa mga kababayan po natin, kaysa po tayo sa gobyerno para hindi naman po lalong lumaganap ng sakit at makatulong din po tayo na bawasan ito. At sa ngayon po, medyo tumataas pa po ang bilang. Sana po makapagtulungan po tayo sa piano. Huwag muna po tayo lumabas. Sa bahay lang po tayo para hindi na po lumaganap ang sakit na to. Lagi rin po tayo magpipray. Sana mawala na po itong mga ganitong klase ng mga virus. At mawala na po ang problema natin. So, ngayon po, at medyo natapos pa po natin yung preparasyon natin sa lulutuin natin. At isa pa po palang paalala, ang pangalan po nito ay Nilagang Baboy na mayroong bakwa Chinese style. At sige po, ihanda lang po natin ang lutuin natin at para maisalam po natin. Po tayo, ito na po yung gagamitin ng kaldero. Lalagay lang po natin yung buto-buto natin baboy. So, ipata natin. Naugasan ko na po ito. Lalagay lang po natin yung baboy. Ganyan lang po muna. Siguro mga plating kaldero ng tubig. Tapos lang po. At isalang na po natin siya sa alam para ano, makita niyo rin po kung paano natin sasalang. Ito po yung sala natin. At lagay na po natin dito. Yan, nakasalang na po. Tapuan po muna natin. At mamaya po ulit, babalik po tayo. At
lumambot na po na yung baboy natin para ilagay na yung mga ibang ingredient. A few moments later. Sibuyas kamatis. Sibuyas. At antayin lang po natin okay na po doon, pero lalagyan din po natin ng konting tipla. Lagyan po natin ng salt, asin, isang kutsarita lang po, kamintang durog o buo. Pero nasa inyo na po kung gusto nyo gamitin kung durog o buo. Ganito lang po karami, siguro mga kalating kutsarita o 1/4 lang po. At tayin lang po natin uling lumambot yung sibuyas kamatis at ilalagay naman po natin yung susunod yung dakwa, ay hindi po, yung kinchay at sibuyas na mura. One eternity later. Tapos ha, maamoy niya lang po, nako, napakabango po. Sa ilalagay na po natin yung sibuyas na mura at yung pintay na saan na rin po. Ano po? Bango? Kumahamon na lang. Masarap. At mamaya na po yung takwa natin. Mamaya na po natin ilalagay ito sa uli na po kasi mabis naman po maluto yan. Ano po mga katakusa, luto na po yung nilagang buto-buto natin dito po yung ikay. Kayo na po ang bahalang magdagdag sa panlasa kung tingin nyo kulang sa asin, sa paminta. At nakalimutan ko rin po pala, lalagyan nyo rin po ng konting asukal para magpantay ang lasa. Sarap po siya, tinikin mo po. Ito na po at maya-maya po, makakakain na po tayo. Napakasarap po ng nilagang buto-buto with tofu. At masarap po siya sa may sawsawang kalamansi, patis at may sili. Depende po sa inyo kung gusto nyo po mayroong toyo. Nasa inyo na po yun. Kung nagustuhan nyo po yung recipe ng luto ko, kayo na po ang bahala. Mag-like at mag-share. Subscribe na rin po kayo. Ganun din po at pindutin niyo po ang notification bell para sa mga susunod kong upload ay ma-notify po kayo. Maraming salamat. Hanggang mamaya po muli pag mag-aayon na po tayo. Ayan na po, nandito po ulit tayo mga katakusa. Ito na po yung finished product natin. Ito po yung Just tingin nyo rin po sa inyo at magigustan nyo po ang recipe nito. Maraming salamat, hanggang sa muli, mga katakusa.